mga kapuso, andito ako ngayon sa Lucena. Yan ang malawak na Tayabas Bay. Andito tayo sa Barangay Talaw-Talaw. Mangunguha tayo ng isang delicacy nila dito na kung tawagin ay sasing. Ito ay isang uri ng sandworm na tinatawag ding peanut worm. Ang mahaba at malambot kasi na katawan nito ay may kakayahang lumiit at tumigas na parabang balat ng mani. Ito raw ang depensa nila laban sa mga predator. Pero ang pagkuha ng sasing hindi minamani. Pahirapan kasi ang pagdukot nito mula sa pagkalalim-lalim na buhangin tuwing low tide. Excuse me po, madam. Kayo po ba yung may-ari nitong lugar na ito, ah? Madam? Madam na madam! Hindi. Tatawid ka sa kabila. Hinihintay ko yung sundo ko. Ewan ko nangyari sa bangka na yun. Ang ating special guest sa Pinasarap, Miss Pokwang! Hello! Miss Pokwang, mangunguha daw tayo ng uod. Ah! Basta nakakain, okay na. Madam na madam, pero mangunguha po kami ng uod ngayon. Uy, pero first time ko titikman yan. Kaya exciting. Mahilig ka sa uod? Depende. Mahilig ako sa mahabang madulas. Diyos ko, kailangan natin ng tulong. Kuya Jeremy, Kuya Jimboy. Ang dami po ng kamag-anak dito. Kuya mula. Ayan, sila pala, tutulungan tayo. Ay, kukuha tayo nito. Si sasing, ano? Sasing po, sasing. Sasing. Oo. Buhay pa to. Buhay pa, kuya. Accessories. Nakakatakot. Hindi naman daw to nangangag. Ay, ang lambot! Ay! Matigas. Matigas. May matigas na bahagi. Opo. Ay, opo. Yan, yeah, bahagi. Ang ganda pa naman ng shades at get-up mo, tapos kakain lang tayo ng uod. Wala, ito pang-araw-araw ko lang to. Pang-araw-araw ko lang to. Okay, so ang challenge namin ngayon ni Miss Pokwang ay maghuli ng sasing to the snow! Sasing to the snow! Ay! Bongga yun. Parang masarap. Pero ano lasa niya? Masarap para, po. Oh, para talo. Yung pusit. Pusit? Ah, pusit. Ba't di na lang pusit ang ulihin natin? Di ba? Magpusit na lang tayo kasi ganyan. At hindi nakakatakot. Hindi. So ano, kumukunat siya parang pusit? Ganyan? Hindi po. Pag steam lang ano, masarap siya. Malamig. Steam? Pero kailangan mabilis lang. Opo. Hindi pwedeng matagal na luto. So, masusunog po kasi. Masusunog. Kasi kapag yung pusit, di ba, pag matagal, Miss Pokwang, kumukunat parang chinelas, di ba? Parang hindi namin kaya yun. Gawin. Ay! Ang haba! Ito pa! Ito pa! Ay! Ito! Asaan na wala? Ito! Nawala! Ang bilis! Nakita ako eh! Nakakita na kami! Hindi! May nakita ako! Nawala! Teka lang! Hindi! Nandito! Ang bilis eh! Wait lang! Nasa na? Wala na. Lumubog na siya. Wala nakita ako eh! Nakita mo? Nakita ko dito siya dito banda. Nandito eh! Ito ka! Uy! Lumitaw ka! Para sa round 1 ng Kusina Battle, dalawang challenges ang haharapin namin ni Pokwang. Ang first challenge, pagkuha ng sasing. Ang pinakamaraming sasing na makukuha sa loob ng 15 minuto ang panalo. Yakang-yaka! Sa pagkuha ng sasing, kinakailangan daw na malinaw ang iyong mata. Hindi kasi lahat ng butas ay may sasing na makukuha. Tulad nito. Simpleng butas lang, wala po lang. Wala yan. Wala yan. So parang mukha siyang pigsa. Pigsa! So, mukhang pigsa! At kapag nakakita na ng butas, dapat daw hindi magalaw dahil mas sumusuot daw ito sa ilalim kapag nakaramdam ng paggalaw sa paligid. Sige. Yung mga pag nadadanggil na yung ganito, nagtatago na. So, kasalanan namin? Kasi kapitan na ng sasing ko. Di ba dapat siyang nga-adjust? O, teka. O, walang gagalaw. Walang maunang maingay. Kasi nararamdaman niya yung vibration sa ground. Hahanapin ang pigsa. Susunod itong bubungkalin gamit ang bareta at mabilis na dudukutin.
Oh, sabi sa'yo eh. Mo. May naabutan, naabutan ka. Mo. Alam mo kung bakit kasi nilito natin siya. Ito, naabutan natin eh. Nilito namin yung sasing. Akala niya wala lang chikahan lang kami. Pero biglang para! Eto na siya. Nagpupumiglas po yung sasing. Nalalaban ang sasing. Huwag ka naman laban. Na. Oh, naputol. Mga kapuso, pati sa pagdukot nito, kinakailangan maingat. Sa lambot kasi ng katawan nito, mabilis itong maputol. Hawak ko na! Sige, hilahin mo! Tika, sige, mo. Hira! Tika, baka mapigtas! Sige! Kaya mo yan, hira! Ayan, liin! Ay, naputol! Naputol! Mahinang uri! Mahinang nilalang! Si Kuya Jeremy, siya yung taga-hukay, at ito si Pokwang. Ayan! Asa! Ang taga-dukot. Asa! Hindi ko makapa, hindi ko makapa. Hi! Ah! Expert ka na, ha? Tutubi, tutubi, wag magpahuli sa batang mapangil. Hi! Ayan! Teka lang, teka lang! Ito na po! Ako, kuha ko na, Kuya. Madali! Meron tayong lunch! Ito na po. Hindi na lang, hindi na. Gumagalaw pa. Ayan, marami. Sasing. Pwede na kayo mag-lucho. Yes! Iri mo! No! Iri! No! Iri pa! Ang haba, ang hirap mong kunin, ha? Ay, marami na kami. Ay, naputol. Naputol yung ulo! At, pero nakangiti naman siya. Parang masaya sa nangyari. So proud, sabi na. Nahila ako ni Miss Cara. I'm so proud of myself. Okay, game. Ay, kawawa naman. Akin na yung hat mo. One. Ay, payat! Payat siya. Feeling ko binata pa lang yun. Back! Tapos, dive! Dukot! Dive! Dive! Wala. Wala, no? Wala. Wala. Okay. Mga kapuso, abangan po ninyo ang mangyayari kung ang mga sasing po ay nagiging magugulatin. Nagiging magugulatin dahil sa atin. Kaya dapat sa mga sasing, huwag nagkakape. Ganun pala, dapat quiet lang. Ang karaniwang luto ng sasing, kung hindi raw prito, half-cooked. Pero sa tatay ni Jimboy, the best daw itong kainin kapag hilaw. Kakainin na raw ni tatay. Ano kaya lasa niya? Tante, tatay ka. Ha? Okay. Tara na. Sige kami, iluluto na lang namin. Ah, matamis. Pagsariwa. O, sige. O, sige po, masaya po tayo doon. Okay. Magluto na po tara. Tayo. Sa paghuhuli ng sasing, parehas kaming di nagpatalo ni Mamang. Sa loob ng 15 minutes, pareho kaming nakakuha ng tatlong sasing. Kinaya namin ang dukutan challenge kahit na ang iba sa mga nakuha ko nung una napuputol.